dito, paring Baymax, paano tatalunin ng ONH itong execration? I think maraming possibility sa matalo ng ONH dito, no? Especially kung meron silang pinatagong rotation na hindi kayang secret lang, no? Diba? Na hindi pa naibubulgar. Oh, pero na kasi pa nila nailalabas. Paring Baymax, kasi minsan yung secret hanggang secret lang eh. Baka mamaya yung pag-secret nila, hindi na nila mailabas sa game na to. Pero let's go, focus into the game. ONH dito, baba nila, walang iba kundi at Tarisla and the Harit. And para naman sa execution, na iba na nga dito is Kimi and X-Borg. X-Borg usually, octoban talaga yan, the Kimi and the X-Borg. Pero first two pick nila dito, walang iba kundi ang Cho, yung ating Esmeralda dito, pinag-iisipan pa ni Paring Pac-Bage. Pero ay na nga, nailang na nga. Sinigurado na nila. So tignan naman nga natin dito para sa team ng Grok. Meron na tayong Grok. Kaja will be locked in also dito. So tapos yata. And tapos na nga. Tapos for the side. I think piling ko ang pipick neto for the side of Tam, para dito sa ONH sa Tams. I think that will be Inyel. Mm-hmm. Para dito sa side ng ONH. CKTD and Bimo for the, I think Bimo going for the Grok. And CKTD, pwedeng si Lard ang gumamit neto. Parang Baymax. Pero ngayon, Franco para kay Chuck. I think Akai, open pa dito yung Akai ni Chuck nung nakita natin kung paano mag-perform yung Akai dito ni Paring Chuck nung, pero mas pinili ni nang kunin dito yung Kufra. Siyempre. Yes, kasi knowing na meron ngang Kaja dito, no? Siguro to prevent Kaja from paunahan na lang talaga eh. Diba? Oo, laban talaga naman ng initiator with the divine judgment dito ni Paring Kaja laban dun sa Tyrant's Revenge dito ni Paring na Paring Kufra. Titingnan natin dito kung sino yung mas unang mag-intro dito sa laban na to. Pero ONH, they ban the carry dito sa game natin. Ayaw nila ng pure damage. Actually, carry is a very good ban. Knowing Tamos and Grok has a high HP na kahinaan nila laban sa carry. So carry is a very good ban. So tignan naman natin kung sino ibaban dito ng Team Execration. Napakarami pa actually available. Dami pa ang available. Marami pa tayong pwedeng iban. Andito pa yung ano, andito pa si Granger. Nakita natin kanina sa kabilang series, Bruno nilabas dito ng Signal Ultra yung Bruno. Pero Gusion dito ni Paring Paring Inyel ay ibaban for side of Execration. At ngayon yung pang-apat na heroes, and I think Sire will pick the Lunox dito. We know naman Lunox, one of the mage na pwedeng gamitin talaga dito sa MPL. Pero na-nerf kasi yung movement speed, diba? I think the one that would play Lunox dito is Mei, no? Kasi sa mga nakaraang series na napanood dito ng mga viewers natin ngayon, guys, naaalala nyo, Lunox yung ginagamit lagi dito ni Mei. So eto na nga, we have here for Team ONH is Kinevere and Granger. So which is grabe naman yung mga nagaganda nating mga binibini dito sa ating studio. Diyan si ano, nandiyan si Manager Kamei and yung mga ano ng ating Archangel. Pero ngayon, Guinevere and ating Granger for the side of ONH. Nakita na natin itong lineup na to sa ONH. Pero ang tanong, paano nila gagamitin? And Execration, they have the Diggy. Yes, Diggy. Sobrang ano, anti-crowd control. Diggy is going to be used to counter this Guinevere. Guinevere. The Magic Thumb. Yun lang siguro iiwasan nila rito. Time Journey. No? Sobrang gamit ng Time Journey dito, I think. Pero para sa akin, ONH, yung crowd control na lang nila is the Divine Judge and the Magic Tap, gaya nga nasabi mo, sobrang gamit na gamit dito ng Diggy para sa side ng Execration. Kasi ang maglalaban, Team ONH versus Execration, kilala na natin yung nasa Team ONH. For the side of ONH, mga kaibigan, Bimo ang gagamit dito ng ating Kaja, Dixu bilang Tam, CKTT, ang ating Ranger, Inyel bilang Guinevere, and Lard ang ating gagamit ng ating Grok. Dito naman, para sa Team Execration, we have Fakben for Lunox, Mei for Esmeralda, Sire for our Diggy, Chak na naman for Kufra, Zapnu for Chu. Pero eto, tignan na nga natin kung sino ang unang makakapag-rotate sa magkakalang team natin dito. Sabay halos nagkaroon ng clear wave dito sa midday natin. Magkakatalo na lang ito ngayon sa pagkuha ng kanya-kanyang vaccine. But maagang first blood mula sa Execration. Hindi natin nakita yon, pero ngayon, ONH, they invade the pops mula dito sa top lane ng Execration. Blade. Same din naman ang ginagawa ng ibang membro ng Execration. Ngayon, ONH ngayon, they have a 3-1-1 strategy dito sa game number 1. And ngayon, napatay na nga dito kagad yung ating Esmeralda dito sa top lane. Medyo maaga yun na kasi 1 minute. Or wala pang 1 minute sa totoo lang. Wala pa. Pero napakaganda nga ng rotation na pinapakita Chuck dito ng Team ONH. But ito nga, Chaknu, harassing Inyel to go away. Kasi sinukuha na nga nila yung third, yung crab dito sa bot side. Pero ito, Fakbet, naantay na lang na mag-level 4 siya. Kasi si Inyel level 2 pa lang. Level 4 na nga dito si CKTT. At ngayon, Fakbet as well.
is level 4. Pero kung mapapansin natin dito, tatlong miyembro ng Execration ang level 2. Medyo na-delay sila pagdating sa rotation. Also, the objectives dito. Dahil nga, doon sa nangyaring pagkapatay dito ni Paring May. Pero ngayon, Chaknu still wanting to go for the bottom lane. Pero kita mo naman yung ginagawang dito ni Paring Inyel. Safe play lang sa matalo sa top lane. Paring Sai with the low HP. Ito yung Sand Stars ni Paring Diggy. Si Paring Sai nga dito. Medyo very low on HP na lang din naman. Pero mapapauwi din dito si Nixon, knowing that Esmeralda is still protecting the Diggy from this Tamus dito. Pero ito nga, Pakbet, I think we'll try to go for the turtle. Pero wala support sa kanya. Nakita nila na mag-isa dito si Bill sa bot side. I think Chaknu will go for it. Pero hindi muna itutuloy kasi nakapag-back na naman into the turret. Si Paring Bimo nagpapa-level 4 lang dito. Kailangan talaga ng Kaja mag-level 4 kaagad. Pero parang nakikita natin ito. Medyo nadedelay nga Enlard trying to reset the turtle dito sa ating game number 1. At tunay yung mga Sand Stars ni Paring Diggy. Pero kita mo naman yung damage. Eto na! Yung Paring Ranger, muntik nang tumama yung pangatlong bala dito ng ating Ranger. At ngayon, Paring Chaknu, tatalon dito. Pero wala siyang ultimation dito, mga kaibigan. And Lord, level 4 na. Oh, Magic Bomb! Ang ana, binato nga dito ng ating Guinevere. Follow-up galing dito. Kinapakbet, pero makakalamang sila rito. Zapdos will go down into the hands of CKTD. Pinagpaparel. Will also go down dito sa teamfight na nagyan na. Pero judgment sa mukha ni Paring Sire. Pero Bimo, si try to run away. Dito, Pakbet and Chaknu will try to dive. But Diggy will also be slain dito sa teamfight. That was a good ring of the order mula dito kay Kaja. At napalo niya pa nga. Naibigay pa dito ni Kaja yung passive niya. Passive niya. Dati sa 1-1 mula dito sa unit and execution. Pero ang ganda ng magic thump dito ni Guinevere. Pero sakto-sakto yung time journey. Maganda yung magic thump. But still, mas maganda yung counter-initiation doon ng team execution. Sila yung naset, pero sila yung nakalabang. Pero ito na, Pakbet, medyo tipid dito. Muntik na mahuli. Ang naman, si Pakbet dito kasama, si Chuck. Muntik nang mahuli dito yung ating lunok sa bottom lane. Pero ngayon, Lard and yung ating execution trying to destroy the first tower dito sa mid lane. Laban to ng dating magkaibigan, ngayon ay magkalaban. Pero mapapatay dito si Paring May dun sa top lane. Nako, medyo napag 2v1 na nga doon under the turret si ating Esmeralda. Kahit Lard, under the turret, sakit. Pero eto, Zapno nakasalubong na naman dito si Lard. At mapapatakbo na lang din kasi tatlo yung harap niya. But dito naman, sa ating top lane, Diggy is alone defending their turret dito. Mukhang medyo mahihirapan to kapag deny ng ating Grang. Ngayon, execration ngayon, medyo nagiging maingat sila. Uy! Di ba ang judgment mula kay Kaja at Paring Zapno? Wala si Chaknu! Ngayon, Zapno tumatakbo! I think buhay pa ba? Mamamatay. Ng Ring of Order, pero na nga, nag-wide charge na yung Grang natin dito to take down an enemy. Pero Esmeralda and Diggy is chasing. Sand Stars. Nako, tamang Sand Stars ng Grang. Pero hindi sapat yung damage output nila rito para makuha. Binibigyan ng 1-star ni Paring Diggy si Totoy Golem sa top lane. Pero Death Sunata mula kay CKTD para maklear lang yung waves dito sa ating mid lane. Ngayon, Bonage. Hindi sila basta-basta magpapatalo sa game number 1. Pero execution, pinapakita nila dito na sila ay mas angat dahil babasagin nila yung top lane. So ito, almost 5 minutes into the game, and the second turtle is now up. Pakbet getting that concentrated energy, mga kaibigan. Pero the turtle level has two. Been spotted by Chaknu. Level 2 turtle ito, mga kaibigan. Ito na. Tamang tatak lang dito. Pakbet. Oh, sakto-sakto. Yung entry dito, mga kaibigan. Ako po, Inyel. With that magic thump. Violet Rebeam. Hindi sapat yung damage para makuha si Chaknu. Chaknu will run away. Chasing Bimo. They here on the bot side. Pero si Pakbet dito, medyo maiipit. Delikado nga yung ginagawa nila. Bimo! Zapdu! This chasing! Dito. Time journey mula kay Sire. Pero mapapatay na rin dito si Paring Diggy. Bimo is still alive dun. Pero mapapatay siya ng mga between ni Paring Diggy. Sobrang dito. Tagal nilang patayin dito si Kaja. Napatay niya pa nga dito si Paring Zapdu. Medyo napaikot ng sobra dun si Paring Zapdu. Napahabol maigi. Medyo na-greedy kung tawagin nga natin. Medyo umilalim yung execution. Gusto nilang i-execute si Kaja dito. Actually, isang hit na lang, pero kita nyo naman, Paring Inyel killing Diggy dito sa may bandang top lane, bottom lane natin. Bottom lane. Pero May trying to cut the links mula dito sa ating top. Pero execution ngayon, Paring Baymax. Doon pa rin yung ating goldie, pero magic thump. Pero na doon yung ating bouncing ball mula kay Paring Chaknu. And this is the Zapdos Chaknu combination sa bottom lane. Ano yung gagawin
ni paring Guinevere dito. Pero paring ito, on the mid lane nga rin naman, Diggy will not survive that burst damage coming from Team Ode. Tsaka po, kung ang mapapadepensa lang talaga dito si paring Pakyat as well. Chakno. Ah, si Chakno na naka-inv yung mga kaibigan. Dabu. Pero large na lang yung maiiwan kaya hindi na rin nila itutuloy. Nakatunog, nakatunog, nakatunog yung Ode. I think nakita na rin dito ng Ode yung ano dito ni Chakno. So nag-bail out na sila. And ngayon si Grak yung naiiwan, hindi naman pwedeng pasukin yung isang tank. Oh, sayang isang lang, diba? Tank sayang pa, lang. Diba? Sayang lang yung banda. Pero ngayon, execration ngayon, even though na medyo lambang yung Onage, pagdating sa kills lang naman, yung gold pa rin is still the same. Parehas pa rin naman. And yung towers as well, lamang dito yung execration, kung mapapansin natin dito, mga kaibigan. Speaking of lamang nga yung tower dito, resurrecting dito, soon. Tamang speech ng Dylan sa baba. And 2 seconds until the turtles now up. At ito na, mukhang magkakaroon naman tayo ng contest, mga kaibigan, pag nagkataon dito. Pero ito, Inyel, laban kay Zapno. Nagre-ready ng Jit Kundo, si Parin Zapno, dun sa batang mga Way of the Dragon. Mga kaibigan, Inyel still alive. Pero kita mo naman, kulang yung damage na binibigay ng ating Joe. At ito, yung ating level 3 turtle sa ating laro. Ang sino ang kukuha ng pagong na to, mga kaibigan, dahil ngayon execration, mukhang makukuha yung pagong, pero parang Zapno mapapatay. Pero kita mo naman si Pakmet, naka-grillance pa, pero power of nature yung ating May Bad Journey. Esmeralda dito, nasa bunutan pa dito sa likuran natin, wala siyang shield na makuha, mga kaibigan. Power of nature, Zapno with a bouncing ball dito. Aray lang din naman si KTD, medyo nag-greedy sa harapan. Lord will try to run, mga kaibigan, tahabulin pa dito ni May, pero hindi na nila aabutan pa. Pero yung delikado na rin dito yung bot lane nila. Kasi medyo mali, medyo pangit yung ginawa ni CKTD. Kung mapapansin nyo, humarap ng puno yung buhay. Gigil na gigil si CKTD na mapatay yung Diggy doon sa may bandang bush. Pero na-burst na kagad siya ng damage dito ni paring May Impact as well. Pero still a room moves para dito kay CKTD. Yes. Kahit pwede naman siya mag-battle yung umaril-baril siya. Ito, item check tayo. Makikita natin dito na yung Granger natin with the Blade of Despair. Tapos exactly. The Blood Dust Axe. Naka-Blade of Despair na rin naman dito yung Q natin. Pero maganda yung static dito ni Parikin. It's still not enough to kill the Guinevere one-on-one kanina. Nasaksaya naman natin yan. And take note, 0-4 dito si Zapno, ha? Mm-hmm. Dito sa game number 1 natin. And with the Blade of Despair, I think kaya niya nang patayin dito si Guinevere. Kasi kanina kung naka-Blade of Despair siya, I think patay na kagad dito si Igel. Pero dito tayo sa top lane, here comes Chakno. Yung ating rage mula dito kay Kupra. Pero wild charge yan, doon yung reverse time ni Parin Diggy para mapatay si ating Lord. And ngayon, execution, nakakuha ng isang kill dito sa side ng Onage. And they will go for the mid lane. Kuha lahat ng resource, balik dun sa mga farming side nila. Samantalang yung Onage dito, nagpa-farm lang. Yes, tama. Pero eto, nako, mukhang susubukan nila dito mag-engage since may buff side ng Team Onage. Uy, Tetsunata, medyo masakit yung damage na binibigan. Medyo masakit, pero still nasayang kasi hindi naman nila tinuloy. Tsaka nag-split, yung team fight. Split din yung damage ng Tetsunata, pero ito na si Parik May. Ngayon, bumukulit sa top 8. Nako, eto na yun! Binulaga, si time KTD, journey, mga kaibigan. Dito, pero large, trying to initiate a fight, pero oh! Inyel with the magic top combination. Diba, dito sa likuran, pero hindi sa yung damage na Pakpet. Wala na buhay. Nakapag brilliance. Brilliance pa. Grabe naman yung ginagawa dito ng execration. At ngayon, tatlong membro ng Onage siya mawawalaan. Dito na si paring May. At ngayon, apat ang wala sa Onage dito. Execration. Inubos yung apat dun sa top lane. Ang ganda ng magic top ni paring Inyel. Pero yung burst damage na binibigay, also the sustain mula dito sa execration, yun na yung panalo. At ngayon, ini-start nila yung level 1 Lord. Samantalang si Diggy, kinukulit yung pato dun sa madal lap time. Lord can still have the chance to take this Lord. Kayang-kayang agawin ito with the wild charge plus power of nature. Ito nga mga subukan na niya, mga kaibigan. Lord! Ay, nako! Hindi yung mga kaibigan, napatay niya lang dito yung ating Chu, but the Lord is taken by Team Execration. Parang napit ko, tata. Dapat dun yun sa panic Lord. Panic click, panic click. Feeling ko binato na kagad ni Lord kasi anytime pwede siya mamatay, pero nakakuha naman siya ng isang membro for the side of Execration. Mas, and that is that too. Pero I think pwede may steal yun with the Wild Charge. Eh. Tingin mo ba? Oh, I think talaga na pwedeng makuha. Actually, I thought na nakuha niya na nga. Oo, yun din yan. Kaya nga nagsigawan tayo. I think nag-panic click siya. Hindi niya na naitutok papunta sa Lord. Oo, yun ka. Tsaka nakaharang din talaga dito yung ating goal mula dito sa Lord. Pero ngayon, Execration getting the first na level 1 Lord dito sa ating game number 1. At ngayon, medyo lamang na sila pagdating dito sa goal. I mean, pagdating dito sa game. Pero ngayon, kita mo naman ang ginagawa dito. Execration, reverse time. Sige, sige, tumatakbo. Paring Lord, wala na buhay. Yung ating watcher dito, pero mamamatay dito sa Paring Pato. Way of the Dragon. Patay.
paring Kaja and Nixu ngayon yung ating Tams Magic Top na naman, pero nandoon yung ating Time Journey mula kay Diggy. Angel with the low HP, kita mo yung burst damage na lunok dito. And ngayon, galing kay Pakbet, si KTD as well, mamamatay na, samantalang si Zapno dito, bumabasag lang sa top lane. Yes. They will go for the bottom lane, eto, second tower. Ito talaga ang isa sa dapat nyo utilize kapag meron kayong Juke and Speed. Oy. Farewell, pero ito nga, mukha patay. Tamang ambalang dinamayan into a way of the dragon. Palabas ng third, mga kaibigan, balik so, is still alive and kicking. Mukhang nakauwi pa siya rito. Silent will go down into the hands of Lard. But the top ear, the top lane turn dito sa top lane, I think, will be taken by Team Execration. Kasi eto na, oh, Pakbet dito, trying to run away. Pero grabe yung lightning niya rito. Grabe yung concentrated. Grabe yung concentrated energy ni paring Pakbet. Ibang klase, may sustain na siya sa sarili. Ang hirap niya rin patayin. Wala na rin masyadong damage dito yung ownage dito. Si Inyel na lang and si KTD yung pwedeng asahan dito sa game number 1. Pero Execration, snowball na snowball sila after the Lord. Nabasag nila yung third tower and also yung mga second towers ng mid lane and the bottom lane, di ba? Pero eto na nga, as we can see, both the mid and bot side third tier turret are now on half HP already. Na medyo mukhang mahihirapan na talaga dumipensa dito yung team knowledge natin. Execration might want to utilize this. Tsaka si Pakbits dito, Lightning Trunchion, Holy Crystal, Concentrated Energy. Samantalang si Zapno from 0-4 to 3-5 standing, endless battle with the Blade of Despair. I think he's going na for Wing Wings Win or Blade of Heptasis. Pwede rin siya maging gano'n. Pero I think for the Blade of Heptasis, pwede kasi siyang gawing early items eh. Pwede mo siyang kapalit sa Endless Battle kasi onti lang din, 1-8 lang ata yung pwede mong gastusin for the Blade of Heptasis. Ganun siya kamura kumpara mo sa Endless Battle na more like 2-6 or 2-7 something. Pero so, ngayon, I think the Execration, they have a 2,000 gold. 2,000 gold din mula dito sa ating game. Pero ngayon, ownage still hindi pa sila tapos. Yes, dahil may Lord pa tayo and this is the lever to Lord. Hinihintay lang dito ng dalawang teams na mabuhay dito yung ating Lord. Ito talaga yung nangyayari, no? Parang dating. Once na nakaranas kayo ng almost na wipe out, talagang apat na dalawang beses into a defensive mode eh. Mawawala yung aggression dito ng team owners tulad ng aggression na pinapakita nila kanina kasi naranasan nila na mga 4-0 sa isang team fight na halos ma-wipe out sila at muntik na maging dahilan ng pagkatalo nila. Pero eto, Chaknu, tanking the damage of the Death Sonata dito. Wala nang ultimate dito. Si parang CKTD, tignan natin kung papalagan na ba nila yung pagkasayang ng ulti. Tsaka yung Execration din kasi dito, parang Baymax, medyo kumukunat na kung mapapansin natin dito. Wala lang masyadong damage dito si CKTD, even though na meron siyang Blade of Lord, or other core items. Dahil yung item dito ni Chaknu and ni parang Bay, may pang-counter na rin talaga sa ulti. Ang kulang dito sa outage, wala silang masyadong hold dito para mo kay Kajo. Wala silang masyadong, crowd control. Chaknu, they have the rage dito mula kay Kupra and also si Diggy anti-initiate with the time journey. So, yes, paano papasok dito yung outage sa position ng pero Execration? Pero ito naman, kayang susunod na naman, coming from Pakbet, Denson nata mga kaibigan, not enough damage. Kulang, pero almost some ace friend yung naibawa sa doon kay Pakbet. Ano yun ha, lunok siya na, tatlong bala yung sinalo dito para kay Granger and Lunok still. Wala pa sa kalahati yung damage niya. Pero di ba, Judgment, nahuli ata dito yung ating time journey ni Paring Sai. Pero ito na yung 4 listan mo mula kay Paring Bay. Ating Violet Replay mula dito kay Inyel. Pero kita mo naman yung ating Chaknu and Zapno combination. Killing CKTD. Inyel as well, mapapatay pero reverse mula dito kay Paring Chaknu. Killing Kaja sa baba. At ngayon, dalawang miyembro na lang Ownage and Tams as well will fall down sa kamay dito ni Paring Zapno. Execration killing 4 members sa side dito ng Ownage. Samantalang sa kanila, Pakbet lang. But now, no, I think they might want to take this chance to push mid lane and bot lane or to actually end tapos the game. Na. Ito nga makikita natin dito. Feeling ko, tapos na. Ng Execration dito, ang laban natin. Mukhang ang first match natin ay mapupunta dito sa Team Execration. Execration, mga kaibigan, kinuha ang unang laro dito sa FPL. Ownage, kailangan nilang manalo kailangan, lahat ng series kailangan nilang ipanalo hanggang matapos yung play, hanggang matapos yung group.